tanggap sa singer-songwriter na ipinagmamalaki ng Boracay? Hello po, my name is Burns. Galing po ako sa Boracay, Aklan. Musician po ako doon, kagawa na po ng kanta na Island Called Boracay. And luckily po, nagustuhan po ng mga taga-isla at mga turista na rin. Dahil sa kanta na Island Called Boracay, natry ko rin tumugtog sa Switzerland, sa France, sa Denmark actually. Pero kasi, iba kasi yung feeling na nakaka-share ka ng music sa Pilipinas. I realize na iba talaga sa Pinas. I know where I belong to po ako. Pag-appear ka ng stage mamaya, I'll smile and kakantahin ko yung sarili kong composition na Island Called Boracay. It's either po magustuhan nila, magustuhan nila, thank you. Pag hindi po, thank you pa rin. Kasi at least po nagawa, nakanta ko yung sarili kong kanta. Naiparinig ko sa kanila. Yun lang po yung importante. Kaya pa ako sumali sa Kanta Pilipinas. I wanna go back to the island called Boracay. And it feels like it's where I belong. Palakpakan naman natin si Ferns, kanta niya yun. Sinulat niya yung original composition. Mr. C! Ferns, panalo ka na sa akin, winner sa Tapang. Galing! I like the song, I like the way you sang it. Ang tapang-tapang mo to sing your own song, to sing it in a different way. Ikaw na yung pinaka-edgy dito dahil wala kang pakialam dun sa tapo ng boses eh. I like that kind of singing. Original ka, there's something unique about you. Lumalakad ka palang papunta sa gitna, sabi ni Mr. C, parang medyo to ah, sabi niya, medating to. Ang galing mo, nag-play ka ng instrument, kumakanta ka at the same time, pasok. Yung visual mo, bagay doon sa konsepto ng kinakanta mo. Write more songs, and who knows, yun ang magiging isang hit song na mapapanggal ng mga tao sa Pilipinas. So pagbabalik ng Kanta Pilipinas, kukumpletuhin na namin ang listahan ng mga magpapatuloy sa kompetisyon. The word masa. Siya yung masa. Dapat ang ginawa niya. Pumunta na lang siya ng mataas. Saka na mo siya sa sarang. Hindi naman kailangan mo sumigaw sa mga.